Ngayon ay pagluluto ako ng isang pagkain na espesyal. Pero hindi para sa tao, para sa aming tatlo, kundi para sa aming mga kuting o mga meows. Naririto ang mga sangkap, garlic, crushed garlic, minced onions, and then we have also minced tomatoes. Then, chopped kangkong para may gulay din sila. And we have also leftover rice, cooked rice. And the last is we have the fish for my cup. And also some other ingredients like salt and pepper. So let's start. Sisigang po na yung or sisindihan po na yung stove. Ayan. Pagkatapos, lalagyan natin ng kunting langis. Kasi pag nadamihan natin ng langis, baka magtaitin yung ating mga kuting. So, we saute first the garlic. Followed by the onions. Then we can add now the fish. Mga kuting na namin ay siguradong matutuwa na naman sa kakaibang pagkain nila mamaya pagkaluto ko nito. Then we add salt. We add a dash of pepper, black pepper also. Haluin para yung takas ng sibuyas, bawang, paminta, at kamatis ay mahalo sa isda. Lalagyan natin ng tubig para hindi matutong yung ilalim ng kettle. Saka yung isda. So, pakuloyin muna natin, ha?
then we cover. Paanoin muna natin, palalamigin natin ng konti bago tayo magpapakain sa mga alaga naming pusa. Ito na yung pagkain nyo. Oh, dito. Dito. Ayan. Ini. Kain na kayo. Mamaya naman ito, mamaya ang gabi. Sige na. Kain na kayo. Dito. Yan. Kain na. Huwag na kayong arte-arte dyan. Masarap-sarap kaya nyan. Sige na. Uy, naungaw yung isa. Uminom muna bago kumain. Parang nag-dijeta ata yung isa. Ang laki-laki na lang, no? Sus! Mamayang mga alas dos na nga pong hihingi na naman yan ang pagkain. So, ito yung mga alaga kong pusa.